Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer everyone. All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and a fellow servant of the in the Lord. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know your state and comfort your hearts. With Onesimus, a faithful and beloved brother who is one of you, they shall make known unto you all the things which are done here. Aristarchus, my fellow prisoner, saluted him, and Marcus, sister son to Barnabas, touching whom ye received commandments, if he come unto you, receive him. And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision, these only are my fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluting you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record that he hath a great zeal for you and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Luke, the beloved physician, and Demas, greet you. Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house. When his sister is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistles from Laodicea. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfillest. Sabay-sabay. The salutation by the hand of me, Paul, remember my bonds. Grace be and with you. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Nakain po yung palain. Tuto, Panginoon. Nakita namin yung example ni Paul and fellow servants niya, Panginoon, na ganun po aming mag-attitude towards the ministry. I pray, Panginoon, magpatuloy ang bawat isa, hindi lang mapatuloy, but maayos, Panginoon, at abang nagpapatuloy, nagbabalak, Panginoon, nagplano na mas maganda pang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Especially mga bata, picture nila, sarili nila, sila po yung maayos na maglilingkod, at nabayin yung bawat isa, adults naman po, Lord, na kami po yung maging maayos ng mga lingkod niyo, Panginoon, especially yung lingkod kayo magpala sa inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. Okay na. Mga na si Aiden. Namusanay kayo nga po kayo dito. Richie. May kang wala sa ano. Sanay ka na. Alam tawang si Richie. Paul. Ayan, sanay lang, sanay. Okay na ba? Malamig na? Mainit talaga eh. No? So, tapusin na po natin ang Book of Colossians. So far, two weeks chapter tayo kasi nga po medyo tawag dito. Malalim. Pero itong last chapter po, kaya na po ito ngayon. Okay na po kayo? Nakandaan na ba kayo? Title po natin is... Limutan ko. Dali ah. Work, pray, win souls, fellowship. Okay? Kasi ang dami. So, yan. So, bilang pagtatapos... ay again, i-recap ko lang po yung nauna, no? So, chapter 1, dalawa, be filled with the knowledge of His will, then preeminence of Christ, the hope of glory. Chapter 2, all the fullness of the Godhead, and let no man beguile you from reward. So, ang talagang focus ng Colossians, si Jesus, okay? Lahat naman yan, pero nag-focus po tayo sana, lalo natin siya nakikilala, mo tayo nag-aaral, kasi po, iba, ang malungkot dyan, ba't ko ba naisip ko? Pero, yun nga, dahil yan, katulad nung, ano, mga pastora, di ba? Pagkausap mo yun, parang kala mo totoo. So, nakakatulong din yun, no? Mas gusto ko na yung gano'n, kaysa naman walang ano-ano. Pero when you realize it, hindi parang, yan, hindi lumago kasi
nasimulan sila sa mali. And yun nga, nasa isip ko rin po yung mga kapwa natin Baptist nga, na hindi ko pa nasinda ng ano eh, pero ang isip ko rin pa rin, pero anyway, kita nyo na lang yun. Ay, hindi nyo pala may kita. Kasi private yun eh. Yan, and then, so pero importante doon po yung walang mangloloko sa inyo, especially kasi ligtas na kayo, ano pang iloloko sa inyo ng kaaway? Hindi na kayo mapupunta sa impyerno eh. Ano na lang? Juliana, ay, ligtas ka na. Gagalawin ka ba na sa tanas? O, pababaya ka na lang niya? O, ha? Ha? Susubukin ka pa rin eh, di ba? Bakit? Iligtas ka na eh. Anong gusto niyang gawin sa'yo na lang? Pahamak. Okay, ano pa? Ha? Mawala ng tiwala. Bakit nga? Kasi eternalist, ligtas ka na eh. Ano pang balak niya? Ilayo sa Diyos. Eh bakit nga? May mawawala ba sa'yo? Ligtas ka naman? Ayun, sabi ko lang eh. Tandaan niyo po ito kasi ito po yung mga bagay na ay, talaga naman. Pag na-observe mo po yung mga kulto kanina, meron naman akong ano, ay, sinabihan lang ako, mabait na pastor naman yung kaso nga, hindi mo alam kung di-informed or what. Nagkwento siya sa ano, mabait naman yung kaso nga, yung pastor, di ka lang dahil mabait lang yan, di ba? So, nagkukwento sa Facebook, ang dami naman nag-i-amen, kaya siya may binanggit na nakalimutan ko yung pangalan na isa, yung isa si Billy Graham. Parang Jimmy something yung isa. Parang yung compromiser yun eh. Yung isa Pentecostal, yung isa Baptist kuno. So, tapos, eh siya Baptist siya eh. Sabi niya, Ben, huwag nating husgahan yung mga pastol na nahulog sa kasalanan. O tama naman yun, pero hindi pa rin. Kailangan nating husgahan. Hindi natin didadown. Pero yung kasi mga post-teacher nga yun, kaya wala kang ano doon, mga reprobate. Ang sure, wala kang gagawin sasabihin masama doon na hindi ako mag-agree sa'yo kasi reprobate eh. Hindi niya ba yan? Eh kaso, ang tono ng ano niya, parang yun niya, parang pag hinusgahan mo, ikaw pa yung mali. So, ganyan ang klase ng Christianity natin ngayon. Kaya minsan, iniisip mo pa lang, napagod ka na. Anong paano matutulungan yung tao na hindi maloko? Kung ano, loko na, paano mare-restore. Ayan. At nagbanggit ko nga sa inyo ng Sunday. May 70% tayo. So, kompleto na eh. Ano pa? Anyway, so yun po ah. So, pag kayo ligtas na, salamat sa Panginoon. Pero, wag na wag kayong papaloko kasi sayang yung rewards nyo. Amen? Amen? Amen. Ano may rewards? Importante yun. Yun na nga lang yung pagsisikapan mo eh. Ligtas ka, salamat. Libre na yun eh. So ngayon, yung inaasam mo na lang, gusto mo pang mag-increase, kaya ka nagsisipag, napakatalino, napakatapat, yun ay sa rewards. Okay, so and then, chapter 3, affection and things above. Okay, ang daming view nito, hindi ko alam bakit. And then, serve the Lord as the elect of God with no respect of persons. Siya po yung last week. So, kaya kompleto na rin yung Colossians eh. Medyo iba yung focus niya. Medyo makalangit. Dapat naman eh. So, para siyang warning sa atin. At the same time, encouragement. Na mag-ayos-ayos tayo sa mundo. Amen? Hindi tayo tamad-tamad. Hindi yung... Hindi tayo tatapusin yan sa last chapter. Meron pa mga... Ano dito? Call for action. Okay? Mga sa amin, action items tawag yun eh. So, maraming tayong kailangan gawin. Ligtas ka na. Yung mga dapat mong gawin. So, number one, yung title natin ulit is Work, Pray, mamaya yun, Win Souls, Fellowship. Yeah. Sunod-sunod lang yung parang mga practical yun, dun kayo dapat magpa-busy. Magpaka-busy, again. Kasi, again, pag tin-observe mo yung ibang Christianity, umpisa pa lang, mali na eh. Actually, mga iba pa, mga pastor pa, kailan lang, may kausap din akong ganun, sabi ko. Ang nahihirapan siyang ano, sabi ko, ba't hindi ka magtabaw? Tama.
Parang ano sa kanya pa, parang out of the question. Wala sa plano. So, ano plano mo? Yan ang naisip ko dito, kaya yan pa lang, oh. So, kinakausap dito, oh, church, pero, siyempre, lalo magpastor ka. Ang una, magtrabaho. Amen? Amen. Mga bata pa lang, dapat, ano nyo na to? Ang hirap nung nakakita na ba yung taong may edad na, parang kailangan mo sabihin magtrabaho ka. Parang nakakaano eh, parang ikaw yung masistre. Ikaw yung masistre. Sino may kilalang ganyan? Taas kamay. Siguro lahat tayo, no? Unless, kayo, wala kang kilalang ganun. Ha? Wala. Wala. Saan ba kayo nakatira? Parang gusto ko dyan, ha? May kilala kayo ganun, yung kailangan pa sabihin, magpakasipag ka, magtrabaho ka nga. Tapos parang ayaw pa rin, parang kahit saan ano ng lipunan, meron yan. Yung iba naman, mapera na, pero yung magtrabaho. Ang gusto nila, yung iba nagtatrabaho pa sa kanila. Men, mga bata especially, ha, pag ginigising ko, ang hirap yung gisingin. Dapat ano pa lang, may plano na nga eh. Amen? At lalo pa yung medyo matagal pag nasanay na kayo, ganyan po ang buhay natin, kaya dito inumpisaan yan eh. Inumpisaan natin yan. Pero actually, sinabi dito, masters, give unto your servant that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. So, summarize ko lang kasi isa lang yan eh. Para sa ating unang part, mga work. Sabi dyan, actually, lahat ng tao dahil nagtatrabaho, but especially daw yung mga master. Kasi pag master ka na, para alam nyo ah, mahirap din po maging boss, no? Mahirap, pero ikaw na yung may control ng maraming bagay, yun ang maganda dun. Kaya problema, kahit mga pastor po, no? Pag may control ka na about many things, nakakatukso din na ano, na syempre, hindi magpakatapat dun. Nabanggit ko nung ano, again, hindi ko nung nakikita ang ganun, ha? Tinanong tuloy ako ni Brad, eh. Sabi ko kasi di babanata natin yan. Kasi nga, warningan din natin. Sabi ko, baka mawala na ako support. Okay lang! Amen! Pero hindi madali yun. Di ba? Sa iba naman, dahil pag meron ka na, minsan, yun na yung ano. Yung kasi yung kwento sa akin. Pero totoo na, lagi sinasabi sa inyo. Yung iba, yun na pinapakilos yung pera. Kahit nga sa mga, may kinima sa Facebook, yung mga K-shot, gusto kang tulungan sa buhay. Nakikinig nyo ba yun? Mga financial literacy, mga ganyan-ganyan, eh. Huwag kang magtrabaho. Let your money work for you. Tama? In a way, tama yun. In a way, mali. Huwag kang gaabusuhin. Obviously, yung pera mo ay, totoo yan, mag-work para sa iyan, eh. Pero, hindi ko gusto yung talagang, kanina lang, yung nga minemeditate ko kasi, saan ko ba na, ano yun? Yan, kasi, binabalikan ko ata yung aking mga records doon, mga bank. Sa bangko, so nag-reset nga kami, di ba? Pero, parang ano ba to? Ang inisip ko, paano pag walang bangko, mabuhay ba yung lipunan? Palagay nyo. Eh, dati nga, wala yan eh. So, pero kung ang sasabihin nila dyan, eh, paano yung walang makakamutang, wala akong utang? Mabuhay tayo noon, mayroong paraan dyan. Kaya naisip ko noon, kung masaling mangyari yun, definitely mumura yung mga bilihin din. Siyempre, hindi ka basta makakaano eh. Kaya po yung nagkaroon nga ng mga credit card, sabi nga nila, may tawag sila dyan is, tawag nila dyan is, consumerism. Narinig nyo na ba yun? Ano yun? Ha? Oh, parang isang mundo na yun. Parang, kaya nga yung nabanggit ko rin sa inyo yung medyo segue lang ako. Kasi yung basura, di ba, isa yun sa mga problema natin. Ba't napakaano yung basura? Pag inisip-isip mo yun, dahil nga sa consumerism, mabenta lang yan, okay, kumita, mabenta, yung consequence niyan, yung basura, wala nang pakialam dyan. Bakit yun nga? Marami ding mahirap. Bakit lalo doon sa Amerika, mayaman sila eh. Sabi ng mga pastor din doon. Ang damang binibili, hindi ka masaya, tapos pag tinignan mo yung bakura, sabi mo, yeah, ang hirap mo, wala kang pera. Pag tinignan mo yung bodega mo, punong-puno ng mga bagay na hindi mo ginagamit. Ganun yung consumerism. Meron yung sabi yun. Kasi nga, hindi tayo sa trabaho. At habang nagkatrabaho tayo, sapat-sapat lang. Okay? Sapat yung kita, sapat yung oras. Kaya tayo dito, tinuturuan tayo na, yan, may panahon tayo sa Panginoon. Bata pa kayo, sinasabi na sa inyo yan. Kasi pag
lumang tumanda, tanda kayo, kasi hindi kayo naturuan sa church, magiging ano na sa inyo, automatic na sa inyo yung, hindi naman kailangan sa yung oras, ay, sa buhay, magpayaman lang, yan ang philosophy niya mga yan. Pag hindi kayo, mga bata, kahit kayo, salamat at dito kayo, kasi may nag-support sa inyo, nag-guardian nyo, na sinabi, diyan kayo, ha, Yesha, diyan ka. O, sige po. Pero hindi mo masabi kung wala ka dito. Hindi mo pwede sabihin, talino naman ako, may isip ko rin yun. Ang dami na nga ganun eh. Amen? Amen. Pero balik tayo dito, ibig sabihin lang dito, dapat sa pag-master ka na, balance lang. Yung tao mo, kung kailangan ng pahinga, pahingayin mo naman, kailangan din magtrabaho, magtrabaho. Pero sinasabi actually dito, ibigay mo sa kanila yung tama. So obviously, ang pangunahin dyan, sweldo. Kaya yung mga galing pong kampanya, ganyan eh. Mag-iisip ka, ba't ito, ang laki ng sweldo, pareho lang naman doon. Kasi binibigay nila, kung malaki silang kumita, ito yung prinsipyo na ina-apply nila. Believer and unbeliever yan, totoo kasi yan. Ganun yan, pag nag-business kayo, huwag nyong sasagarin yung mga trabado nyo. Pag nawala yan, eh, madali naman palitan yan eh. In a way, totoo yun sa mga ibang klase ng ano, no, labor eh. Pero may negative effect yan. Kasi nga, sinasabi dito, balik tayo sa pinaka, ma, ano natin, focus natin dito. Paano mo sabihin sa akin yan, pastor, eh, kung mag-resign yan, di palitan ko lang. Ano pinaka prinsipyo natin dito, paano hindi tayo maging gano'n, maging gahaman. Inasabi niya po dyan, knowing that you also have a master in heaven. Ngayon, obviously, mga unbeliever, kaya mahirap kausap yan, kasi di naman nila pinaniniwalaan yan. So ngayon, pero Kristiyano ka, andun yung binigay na sa'yo yung guideline mo. Ikaw may master din. Bakit mo gustong abusuhin yung trabahador mo? Ikaw din ay trabahador ng Diyos. May boss ka rin. Ganyan dyan. Kaya sa mga pastor din, gano'n. Kaya lagi nabanggit mga pastor. Kasi nga, para maging pattern kami sa inyo, alam nyo. Tapos regardless kung mabala kayo magpastor, at least alam nyo na ang kalakaran. Amen? Bakit namaabuso yung pastor? Kasi may yung kalakaran kasi pwede mabago yan eh. Parang kanina lang may binabasa ako kasi nga, iba kung may nag-share na ano, kasi may hinuli daw na pastor. Hindi lang Baptist pero still gumagaya ng pattern sa atin yan eh. Kasi yun nga, abusadong pastor daw. So ni-research ko lang kasi may nag-share. So syempre, anong mangyari? So parang yun eh, parang sa ano na naman yun eh, nagpapayaman, ganun. Hindi lang yun, mayroon pang ibang kaso sa kanya. Okay, saka na natin na ano yun. Mas malalayo na naman ako eh. So ganun po yan ha, pag kayo ay, ano, ginaw na kayo ngayon. Mahina ba to? Hindi, mainit kasi talaga eh. Nakikinig ba mga bata? Basta naman, di ba? Nag-aral-aral lang ako eh. Diyan ka rin pupunta eh. Ba't ka ba nag-aaral? Ngayon, okay din naman mag-business ka, kaso nga mahirap din. Depende. So, ang buhay po ganun, di pa tayo pwedeng, ano lang, petiks-petiks. Later, sabi sa Bible, sa Proverbs, ano ba yun? Tapos ko lang eh. Sa 8, ata yun. At inulit-ulit actually sa Proverbs yung sinabi na, ano ba yun? A little sleep, a little slumber, a little folding of your hands to sleep. Ano yan? Then shall poverty come unto you like an armed ano ba yun? Armed man. So, ibig sabihin, kinukumpara doon yung kahirapan. Ngayon, tulog-tulog ka lang, tulog-tulog, relax-relax. Alam mo, okay lang yan. Nakikinig ba kayo mga bata kahit sa pag-aaral, ha? Hindi mo alam anong daw kinumpara ng Diyos yung ano, yung kahirapan? Saan kinumpara? Napakinggan niyo ba yung sinabi ko? Kinote ko. Like an armed man. Alam niyo, armed man. Parang police o sundalo. Mayroong ano. Paano mo lalabanan yung ikaw? Wala kang armas siya, may armas. Hirap ka, yun yung sabihin. Kaya ngayon, may ibang tao daw, parang ganun, parang lalo na kung obviously kung hindi ka na pagbigyan ng mapag-aral. Pero sa panahon natin ngayon, pwede ka na mag-aral, libre-libre na ano pa. Bait naman ng gobyerno. Yeah, pupuntahan natin 'yon. Kaya naalala ko seminar natin eh. Okay, so wag tatamad-tamad. Amen. Amen. Mga bata.
Huwag tatamad-tamad. Amen? Huwag tatamad-tamad. Kulang sa amen eh. Huwag tatamad-tamad. Amen. Alam nyo ba na major ano yan sa Bible? Sinabi pa nga si Paul, mabihan, pag di nagtataba, huwag pakainin. Matindi yan kasi na masakit nga yan sa mata. Anyway, so pero pag ikaw na yung boss, ibigay mo naman yung tama. Kasi ganun yung temptation dyan, yung parang yung empleyado, gusto makakuha ng malaki, konti tabaho. Yung mga boss naman, gusto magtabaho kayo ng gusto, tapos maliit ang sweldo. Ganyan po yan sa sanlibutan. So, kinukontrol tayo ngayon, Diyos nga, tinuturuan tayo, huwag ganun, dapat tama lang. Then next, major yan, nasa buhay natin. Yan sinisiguro kong makakasunod kayo. And then, another major thing about this is, sabi niyo, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. With all, praying also for prayer. Amen yan. So, another major po sa ngayon, yung iba hindi na nag-pray or yung iba hindi na nag-post. May sabi ko, Stevie, may cellphone na, hindi pa rin. Hindi ko alam, ano ginagawa. Nagpo-post yung kanina bang team si Stephen? Sa amin eh, sa atin, di ba? Ha? Bible reading, saka prayer. Gaano kayo importante yung prayer? Eh, pray lang yan eh. Nakakain naman ako, kahit di mag-pray eh. Spiritually, napaka-importante. Kasi pwede nga, lalo na, kaya dinagdag dyan yung Thanksgiving eh. Kasi sabi natin, pinagpala ka na. Oh, ngayon, hindi ka nag-pray. Baliktad. Kaya yung pinaghahandaan ko po yung ating seminar na next, yung government and ano. Kasi dyan talaga makikita mo yung big picture eh. Bakit yung mga bansa, kahit mga community, mga tao na yumaman, meron silang ibang bagay na magaling sila, pero ano yung naiiwanan, madalas sa hindi, spiritual. Tandaan nyo po yun. Bakit? Hindi po yung nagkataon lang eh. Rule na yun eh. Sa Bible ganun, sa community ganun. So, never nyong iiwanan ngayon yung spiritual na aspect ng buhay nyo. So, ganun yan sa atin ngayon. Tanong nyo na lang sarili nyo, ilang beses ka nag-pray araw-araw? Totoo ba? Sincero ba? Nag-pray ka, sino kausap mo? Ang Diyos. O paano kung hindi magiging sincero dun? Pwedeng mangyari yun, pero mali. Amen? Ako ngayon, kita ko sa inyo yung magumukha nyo ngayon. Napugit, mga ganda naman kayo. Kaso alam ko yung mga hindi interesado eh. Alam nyo ba yun? Ay lalo, ang Diyos. Kilala niya yung puso niyo eh. Kitang-kita mo yun, nandito to, nag-pray, umaawit. Pero alam niya kung sino yung hindi talaga okay yung puso sa kanya. So tayo, maganda na sa panalangin, katulad ng maraming activity, alam niyo ba, pag yun nga, habang ginagawa mo, natututunan mo. Ganyan po ang panalangin. Amen? Ngayon mga lalaki natin, like yung nag-ano, ganun din po yung mga babae. Actually, kayo dapat yung mga ano. Nasa background lang kayo, pero magaling dapat kayo mag-pray. Hindi lang magaling, talagang sincero. Amen? Makikita nyo yung buhay, napakahirap. Pero pagkasama natin ng Panginoon, maayos ang takbo ng buhay po natin. So, hindi ko na para habaan nyo kasi napaka-basic ng prayer. Pero minsan talaga, hindi, yun yung hindi na, nagkakatalo-talo dyan eh. Tinatamad, mali. Pag mali ang prayer mo kasi mali yung knowledge mo. Amen? Dami natin nakita niyan. Puro ganyan. Salita. Pe-pray lang. Mali pa yung focus. Sarili. Puro yung pakabig. Ganyan. Laing ganyan. So, umpisa okay lang po yun. Walang problema kasi bata. Kahit bata. Ganun. Pero habang lumalago sana kayo, hindi po pakabig. Amen? Alamin nyo yung kalooban ng Diyos. And then, hingi. Okay yun. Hingin nyo yung, ano niya, paggabay. Ginagawa naman natin. Ha? So, next na tayo, ha? So, praying pa rin. Pero ito naman, ano yung pinag-pray ni Paul? Actually, humihingi siya ng panalangin sa ibang tao. So, nandaanan natin sa ibang bahal sa Philippians ata. Ganun din. Ano yung pinag-pray niya? Na umaman siya? Ganun ba? Ay, basa niya po. Ready, go. That I may make it manifest as I ought to speak. Kayo.
wisdom, toward the end that are without beginning the time. Sa magkasdoksong po yan eh, basahin ko na lang. Let your speech always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. So, isang yung block na yan is, punta yan dun sa ating, tapos na tayo sa word, tapos na tayo sa prayer, next is, win souls, or pwedeng preach the word, no? Pero ngayon kasi, preaching the word of God, marami application, pero isa lang yung soul winning. Pero sa dito, may pansin nyo, soul winning po to, sabi dyan, no? With all, ano yung with all? Doon nga, okay? Nanalangin kayo, tama yan ha, manalangin kayo. Pag-pray nyo rin kami. Na ano daw, kasi may mga ano yung madalas natin pinag-pray, yung mga bagay na di natin kaya, di ba? Yun ang hihingi mo sa Diyos. Lalo si Paul, kahit master, ano to, soul winner, dami niya pong di pa, alam nyo, hindi mo kontrolado yung tao. Amen? Amen? Amen. So, ako nga, kailan lang, parang nakita ko sa record natin, di ba? Nai-zero pa ako, tapos yung iba, meron eh. So, siya nagdagano, hindi mo rin maiwasan magtaka, mag-isip, di ba? May kasalanan ba ako? Parang gano'n, na-tsempuan lang, gano'n din eh. Minsan, gano'n naman yan. Tama, no? So, with all, tinignan ko lang, together with this, yan. Or therewith. So ngayon, nag-pray ka na, mag-pray nyo rin kami, na kami ay, ano daw, that God would open us a door of utterance. Pag sinabi mong utterance, ganyan lang yan, salita. Okay, yan yung isa sa mga basic na ano ng, ibig sabihin ng salita, utter, ibig sabihin, lumalabas sa bibig mo. Anong sabihin nun? Buksan kami ng daan o ng pintuan. Ganito po nga yun, kasi may, kailan lang din, iniisip ko yung kasi nga sa office, dati may Bible study kami ngayon, wala na, tinigil ko na eh. So, kaya, iisip ako, pwede din ako ano yung pwedeng gawin pa dyan. Pero, ang ano ko dyan, meron talagang time na ganun eh, kuklose mo yan. Depende ngayon, o ako tayo naman, open naman tayo dyan. Mara, may nakilala tayo maayos ngayon. Sa amin kasi talagang mainit ang mata dyan eh. So, pero, andun yun, sa akin, open ako dun. At kanina nga, okay, tama-tama, kanina po, no? So kanina po ay, so kailan ba tayo pumunta dun ba, una? Friday ba yun? Okay, so, sabihin ko rin lang kasi mapatate. So nangyari kanina po, di ba, alam nyo, nag-funeral tayo. So, at nabanggit ko na rin last time sa inyo, may kilala kami pastor, no? Hindi ko nababanggit yung sino. Palibasa, pinagpala na financially, lakas ng loob, sabi niya, ayoko ng baptize, ay, hindi yung baptize, sabi niya, ayoko, basta ayoko yung funeral. Ano yung sinabi ko dati? Basta yung mga nakakomunihan siya doon, kasal, yan, kasal, funeral. Kasi matrabaho, tas parang wala kang gain dyan eh. Na totoo lang. Tama, pupunta ka pa, bibihis ka pa doon. Ay buti, itong mga pari ito, marunong yung mga yan eh. May bayad na sila. Tapos may assistant pa yan doon, ine-ready nila yon. Kaya pagpunta nila doon, uy, father, napansin nyo ba yun? Nahanda po nila yan. Kaya pakisulat to, another seminar. Sino ano, isulat nyo sa utak nyo, sulat nyo saan. Yung, doon may preaching na akong ganito eh. The kalimutan ko kanina, iniisip ko eh. Yung lagay nyo lang muna, the effectiveness of witchcraft in the work of Satan. Ganun nila. Okay. So i-address din natin yan kasi yan ang pansin ko eh. Yan ang style nila. Ngayon, kanina, iniisip ko rin yung ating kantahan. Ayusin din natin ha. Sabi nga sa inyo, maganda kasi yan eh, yung iba, lalo yung mga baguhan, gusto niyan, of course, may encourage sila sa church, pag na ano sila, so may lugar tayo dyan, di tayo nag-focus dyan, kasi nga, may mga mas kailangan tayo ng focus, at pag minsan na-shift yung focus mo sa ibang bagay, yung mas importante, nawawala. Pero, maganda rin yung mga music, and then, yan. Okay, ba't ba ako napunta doon? Ayan na, wala na ako.
Kasi doon tayo sa, bakit? Sa kasal, oh. Tama. Very good, step backward tayo. So yung kasal, tsaka yung lamay, funeral, napakahirap niyan. Parang wala, kaya yung matalino din yun eh. Matalino. Siniwasan niya, kasi nga, busy siyang tao, tapos ba't pa ako, yan, di ba? O, ba't ako kung funeral dyan, mahala na yung, ano dyan. Ganon din yung kasal. Naku, lalo yun. Dahil paghahanda. Kaya nga, pero kaya ginagawa ko rin yun kasi na-appreciate ko sa amin, ginawa rin yun. So, na-appreciate ko yung pastor ko tsaka yung asawa ng pastor. Yung church, ba ano, in a whole. So, yun, baka ano pa tayo doon? Yan. So, ngayon, bakit nga tayo willing sa kasalan, sa special funeral? Kasi ito yung sabi dito. Na ang panalangin natin magkaroon tayo ng opportunity. Yan lang ibig sabihin nun. Okay? Matalinhaga sila. Sa panahon natin yan, opportunity lang ibig sabihin yan. Okay? Natututo ba kayo ng medyo talinhaga? Ang sabi dito, door of utterance. Ano ba yung door? Pwedeng ibukas, pwedeng sara. Kaya kanina sinarado ko eh. Kasi naramdaman ko parang ganun nga. Wala na tayo nun kasi mas patos-patos sila. Kasi, okay yun, galangan lang. Pero nakakalungkot lang kasi nga hindi ligtas. Tapos, nakita ko rin yung kalagayan natin. Hindi naman tayo taga doon. Okay lang yan. Sinarado. Pwedeng ganun. So tayo ngayon, kaya pag-pray nyo. Amen? Magkaroon tayo ng opportunity at maraming opportunity ngayon. Ang problema sa atin, baka dyan na yung opportunity, wala pa tayo. No? Soul winning tayo. Uy, tama-tama. May opportunity na ako para matuto, makapagligtas ng kaluluwa. Amen? Next time na lang. Opportunity pa naman. Kaso hindi ka natututo, ang natututunan mo, complacency. Natindihan nyo ba yun? Ah, saka na yan. Eh, masarap matulog. Eh. Masarap mag-ML. Eh. Yun ang matututunan mo. Eh, kung nag-participate ka na, natututunan mo ano? Mag-sakripisyo. Para sa mga kaluluwa. Marirealize mo rin yung banda ko lang. Tanda mo na. Kaya nga natin binabanatan yung mga ano eh. Iba, hindi na-appreciate yun eh. Kaya nga parang ganun yung ano sa akin. Tampo sa akin. Ano, yabang mo. Ganyan na naman. Pag-usapan pa natin yan eh. Kailangan natin pag-usapan nga yun. Anong gusto mong pag-usapan? Basketball. Oo, oh, niwala kayo. Parang sabi nung isa. Kaya naano ako doon sa isang meeting daw. Ang tanong ko lagi, anong gagawin? Kung importante yan, kahit mag-live ako. May meeting mga pastor eh. Wow, pastor, may meeting. Wow, ano ang gagawin nun? Ano ko yung sinasabi ko? Sabihin nyo, mayabang ha. Kaya ako sinasabi siya, ino-open ko sa inyo para matuto rin kayo. Kahit pastor ka na, pag adyang ka na, kala mo, hindi ka na maalis dyan. Do pwede ka na kalis din ng Diyos dyan, anytime. Itong mga to, ganun. May opportunity, wala. Sinasayang. Amen? Amen. Eh basta, kasi sabi mo naman kaano ko sila eh. Anong tawag doon? Maliting ko yung tingin ko sa mga pastor. Ba't mo sinasabi ang ganyan? Ganun na nga. Hindi para sa pansarili, pero ganun eh. Kung minamalit nila yung gawain ng Diyos, ano sila? Amen? O ganun din tayo. Obviously, next ano nun, i-apply mo sarili mo yun. Eh pastor, kailangan magtrabaho eh. Really? Oo nga, meron ka ng 6 times a week, 5 times a week, 5 days a week. Hindi pa sapat? Tanong yung sarili nyo. Hindi pa sapat yun, anong sapat? 8 times a week, gusto mo? 8 days. Wala, kaya pinaplano lahat ng bagay. Amen? Okay, so work, pray, win souls. So pag nandiyan yung opportunity, kaya nga sa atin, ginagawa natin, merong schedule yon. Salamat sina Brads, sa Brads, sa Luneta, o nakagala na, naka-soul winning pa. Dahil tao dyan eh, kahit saan eh. Eh kung di ka marunong, di takot ka. Kasi hindi ka nag-aral eh. Anong gusto mo? Mag-aya ka na lang, maghanap ka na lang ng church na ganun. Kala mo, upgrade yon. Doon ako sa malaking church. Ano malaking church? Yung isang pastor bad na, ano, andun na daw, kay Avante na daw. Alam niyo yun? Sabihin ko na, si Pastor Nel.
Eh, maano na talaga ang kotob ko dun eh. Ngayon, naandun. Ewan ko, ano ginagawa dun? Alam nyo na. Ano yung sabi ko? Ewan, bida-bida no. Magsalita. Ano sabi ko? Yan, so pag may opportunity, yun, so tayo sa, ganito sa atin, di ba? Meron tayong schedule. Opportunity na yun. Sabihin natin, this week hindi ka pwede, meron next week. So sa church natin, wala kang excuse. Ikaw na lang talaga yung problema pag hindi ka pa nakakasama. Amen? Ganun po tayo dito. Ito, pinag-pray niya, I'm sure, magaling dito si Paul, may schedule lang din sila. Eh, alam nyo na si Paul, talagang kung saan nakarating yan eh. Walang question. Soul winner to. Amen? Pero ba't nagpapapray pa siya? Kasi ganun yung kailangan natin yun. Nagpray tayo ng ang Diyos mismo magbukas ng daan. Kasi minsan, pag ikaw naman, bira ka rin ng bira kung saan-saan, mauubusan ka ng oras, doon sa pala sa dapat mo pinuntahan. Amen? Kaya pinag-pray yan. And then, bakit yung sabing soul winning to? Speak the mystery of Christ eh, for which I am also in bonds. So, maraming bagay. Ibig sabihin, in bonds, ibig sabihin, para siya nakatali na, hindi na siya nag-iisip, soul winning kaya ako next week o next month. Hindi na siya nag-iisip, para siyang bilanggo. O, boss, anong saan ako? Diyan, soul winning ka lang. O, bakit mystery of Christ? Kasi nga, maraming hindi nakakalam yan. Dapat alamin natin, saka natin ibahagi. Amen? So, both ano yan, both mahirap, in a way, madali, pero exciting. May mystery. Kaya huwag kayong papayag ng binabastos ako. Pag binabastos ako soul winning, iniiwanan ko. Kasi, no, kawawa ito, bahala ka dyan. Ang dami ditong pwedeng unahin. Amen. Ngayon, again, tingnan nyo rin, parang iglesia nakausap ko last isang Sabado ata yun. Binigyan ko ng time, pero kung ayaw talaga, iwan. That I may make it manifest. Ibig sabihin, ganito nga po yan, katulad nung sino sumasama dito pag soul winning. Napansin nyo, ibang sinasabi ko, pareho-pareho, iba, hindi, minsan may mag... ganun. Kasi nga, kailangan mo explain. Kasi namin manifest talagang malinaw. Okay? Again, kaya yung mga hindi soul winner, takot yan eh. Kasi alam niya, pag humarap ka doon, alam mo, yung ibang tao, susuriin yung pinagsasabi mo. Alam niyo yun. Kaya nga, again, in a way, hindi siya madali. So, pero pag nasanay ka na, sige lang, go. Kaya again, pinag-pray niya yun. Baka kasi, ay, alam mo na, baka may ibang pumapasok utak niya, hindi naging masyado malinaw. Ako, minsan ganun eh. Parang gusto mo lang yung pagkakasunod-sunod. Okay na yun, parang generic na. Eh, minsan, nakikita mo, hindi nausundan. So, kaya nga, dinidevelop pa rin natin yung ating soul winning. Okay, mag-manifest. Ano po yung manifest? Ha? Ano yung manifest? Manifest. Ipakita ng malinaw. May maliwanag. Yung pag, ano niya, oh. Okay, si, ano, tenure rin niya si Chris. Medyo, ano rin sa buhay, pero, ang ganda ng response niya. Tinatanong ko, nakukuha niya agad. Kaya natuwa ako kasi gagagaling lang ako dun sa malabo eh. As I ought to speak, ibig sabihin kung paano ako dapat magsalita. Ganyan po tayo, ha? Mamaya may mga sabihin pa siya, yan, sa 6. Paano ka magsalita? Soul winning na tayo ngayon. Paano ka dapat magsalita? Isa-isahin ko yung mga mali ha. Masyadong mahiyain, masyadong mayabang, masyadong malakas ang boses, masyadong mahina boses. Iniisip lahat yan, minaplano. Kaya sabi ni Paul, pag-pray nyo ako na maging malinaw at kung sabihin ko yung dapat kong sabihin. Hindi maiwasan minsan kahit ito mga na nakakarnal siguro yan eh. Kaya iniisip niya, huwag naman tayo mapunta doon sa karnalan, di ba? Oh, marami kasi nakikitang ganun din eh. Kaya ang style pa nun, parang sabi, oh, batiin mo lahat ng ano, parang ganun sila eh. Pansinin mo yung mga ano, para lang mapalagay yung loob nila, parang ganun. Ako, hindi ko nag-style yun kasi nga nagmamadali tayo eh. So, yung gospel lang maintindihan niya, hindi kong anong ano, palapit yung loob sa atin. Okay naman yun, pero after na, ganyan ang ating style, no? And then, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So, nakita nyo ba? Soul winning talaga eh. Maging matalino ka raw. Kasi, ngayon mo lang na-meet yan. O, anong gagawin mo? Dapat alam mo kung paano mo kikitunguhan yan. Baka naman nandun ka, yun nga, maya, either mayabang ka or ano.
Hindi mo alam kung anong pinuntahan mo. So, maging wise ka. So, bakit without? Ibig sabihin, nasa labas po ito, hindi ito mga taga-church. Kaya iba po, magsulong, mag-preach sa church kasi alam nila, doon yung maraming ututurin sa church. Yung iba naman, parang sinasabi ko kanina, di ba? Huwag mo yung husgahan ng mga lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos ay nagkakamali. Ay, totoo naman yung kasang context nun. Yung isang false teacher pareho, really? So, huwag kayong ano. Kaya iba, gusto lang lagi sa church mag-preach. Kasi karamihan dyan, lalo depende nga sa church din. Wala nang, sige, okay na yun. Sige, hindi na papunsinin yung sinasabi mo, totoo ba? Pag nasa labas ka, ako, hindi ganun. Kaya sana na-excite kayo mag-aaral mag-soulwinning. Amen? Redeeming the time. Sure, nagmamadali ka. Hindi yung... Sino mag-soulwinning natin dito? Anong isang araw? Sa dami ng tao. Diba? Meron at meron yan. Ngayon, isa talaga magkakamali ka. Ngayon yung prayer. I-lead mo kami sa tamang tao. Hindi pa yung atin na seminar natin, bilisan ko lang, siyempre yung mga kaya mo muna, kung alam mong matanda, hindi mo kaya, iwasan mo na, paglasing, at mara, iwasan mo, bakla, definitely. So, marami pa rin dyan. Okay, huwag kang, andun na, nakaschedule na tayo eh, huwag ka na patumpik-tumpik pa, di ba? Hindi nga, ito na, let your speech, yung later nito, mabilis na po ito, let your speech be always with grace. Ano yung sabihin ng grace? Isa sa mga grace bukod sa unmerited favor sa Bible, ibig sabihin ng grace is pabor nga rin, no? Or isa pa sa mga ano yan, ibig sabihin maayos. Ganyan po yan, kaya maayos, hindi yung mukha kang galit or mukha kang, sa English kasi obnoxious ang tawag nila dun eh. Ano sa Tagalog yun? Basta yung, ha? Mayabang, ayokong kitang kausapin dahil sa ano, tumatalsik laway mo. Kaya parang nang-aaway, hindi naman nang-aaway dapat. Huwag nyo asong nakaaway nyo agad. Eh, kahit malaki katawan niya, mukhang mataray, hindi mo nga alam eh. Ikaw yung ayusin mo yung speech mo. Madadala mo yan, madala sa hindi. Kung maayos ka magsalita, susuklihan na yan, maayos na yung sagot. Ngayon, iba, may mga exception, pero ito yung sinasabi sa atin. Ito yung instruction sa atin. So, ito yung gawin natin. Ngayon, hindi lang basta ano naman, na sobrang sweet naman. Ano na yung seasoned with salt? Sino nagluluto dito? Ako hindi, pero alam ko yan, theoretically. So, yung sinira ko kaninang recipe kay mamaya, sarap eh. Nagnabanggit eh, pero isa sa ano, salt. Ibig sabihin, may talino po yan, may wisdom. Okay? So, hindi lang basta nilagay mo yung ano doon, ano lasa. Basta pinaghalo ko, lahat yung masarap dapat eh. Alam mo gano'ng kadami yung ibang ingredients, yung iba, konti lang, iba marami. Okay, ganyan po tayo pag nag-soulwinning tayo. Alamin mo rin, tingnan mo ano yung reception ng tao. Huwag kang tuloy-tuloy, hindi pala naintindihan. Okay, so kaya tanong-tanongin mo, yan ano natin eh, tanongin mo. Pag hindi niya naintindihan, huwag kang magpatuloy kasi anong gagawin mo? Basta lang makascore, ganun ba tayo? Tumanggap ba? O, score? Naligtas ba? Ewan ko. May mga ganun eh. That ye may know how ye ought to answer every man. Yun nga. So obviously, kaya nga nasabi dito kanina, wisdom, seasoned with salt. Ano yung sabihin na basta hindi ko maintindihan? Ay sabi niya, that ye may know how ye ought. Binanggit na naman yung ought. Ano ba yung ought? Dapat. Dapat. Very good, no? Mas nadalas may base sa Bible eh. Kung ano yung dapat ko sabihin, ngayon naman, kung ano yung dapat mong isagot sa kahit sinong tao. Kahit sino pa yan. Pag wise ka, alam mo yung kahit mayabang to, basta hindi na ako sagot. So, depende nga kung alam mo yung dapat mo sagot dyan, matutulungan mo siya. Kasi again, hindi mo sure kung may encounter pa ulit na soul winner niya sa buhay niya. Hindi mo alam eh. Okay, so tapos na tayo sa mahirap na part. Ilang nakalaminis na ako. Parang pagod na agad ako. So ito po ay puro ano na lang. Ano na yung natira sa atin? Work, pray, win souls, and then... Fellowship. 7 hanggang matapos po, ito yung mga, hindi lang basta fellowship pala, fellowship with God's servants. Okay? So, may mili ka ng, bata, mili ka ng kaibigan mo. Amen? Amen? Ito, walang choice eh. Dito lang to eh. Sino bang nasa labas ito? Si Rafi. Mamili ka ng kaibigan mo. Amen?
Ezzy, Christian, DM, Yesha, sino mga friend mo ngayon? Ang mahilig yan sa TikTok, ha? Kaya sa mga edad nito, ganun lang talaga eh. Di ba, naging friend? Kaya pala ganun yung labas yung sa ano ko. Kasi nga, yung mga nagbago kong friend, puro ganun. Yung ganyang edad nyo, no? Kaya nga salamat nandito kayo. Amen? Piliin yung kaibigan. Sinong dapat mong kaibigan? Ha? Ha? Huwag naman. Medyo, sino dapat kaibigan? O, kami, masagutin natin yan. From 7 hanggang matapos, ang daming friends ni Paul. Pinangalanan niya. Okay, number 1, sabi dito, all my state shall Tychicus. So, pamilya tayo sa Tychicus, di ba? Nabanggit din sa ibang whistle. Isa si Tychicus, and then si, sino isa? Onesimus. So, si Tychicus daw, declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant of the Lord. So, isa sa mga kaibigan ni Paul, hindi lang basta kaibigan kasi yan ang andyan eh. Kaibigan ko yan kasi kapitbahay ko eh. Huwag mong awayin pag kapitbahay mo. Pero yung kaibigan mo, ano, mga maayos na lingkod din ng Diyos. Sinabi niya, beloved brother, so, ligtas yan, faithful minister. Hindi lang basta lingkod ng Diyos, matapat. At naglilingkod sa Diyos. Anong ginawa ni Tychicus, whom I have sent unto you, inutusan ni Paul for the same purpose, that he might know your state and comfort your heart. So, sabihin, parang ano doon, kumustahin mo sila ano doon, ano yung nagagawa ng mga yun? Umaayos pa ba? Nagpapatuloy ba sila? So, ganun po lalo dati. Ngayon naman, may Bible nga, kaso ang hirap din ang malaman. Baka hindi totoo din. Kaya maganda, puntahan mo, eh wala si Paul, alam nyo naman, so, pinapunta niya yung isang si Tychicus. And then, another, Onesimus. Okay? Yan kinuha yung ano eh, barong. A faithful na naman, no? And beloved brother who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. So, sabihin lang, kukwentuhan lang kayo. Pero hindi lang basta kwentong barbero. Ang kwentuhan nila about the ministry. Amen? Amen. Pangatlo, Aristarchus. Hindi nabasa yan, no? Aristarchus. My fellow prisoner, salute to you. Salute, ibig sabihin, binabati kayo. And Marcus. Sino si Marcus? Hindi yan yung ano, ha? Hindi yan yung spoiled, ha? Sister son to Barnabas, touching whom you have received the commandments, if he come unto you, receive him. So, ibig sabihin, maraming siya sinusugo. So, dapat ganun tayo, hindi tayo loner, ha? So, sabihin ko na, basta summary niyan, magkaroon tayo ng fellowship. Ibig sabihin, katulad niyan, kaya sa church, ini-invite kayo lagi. Huwag niyong iwasan. Basta may iniwasan ako to. Bakit nga? Yun ang po talaga, pag nakikipagkapwa-tao ka, nakikipag-fellowship ka, hindi mo expect na lahat ka kasundo mo. Kung hindi mo kasundo to isa, masyado madaldal, masyado malakas ang boses, pakisamahan mo. Basta, you know, pwede mo nang piliin din, especially yan, sabi ko nga sa inyo, mga tapat. Ngayon, kung wala kang makita, mayroon yan. Minsan, di mo makikita yan ng isang punta, dalawang punta. Amen? Ngayon, matalino ka talaga, gusto mo magkaroon agad ng friends, ikaw yung mag-approach. Magpaka yung maayos kang tao, yun, maayos kang magsalita, makakuha ka ng kaibigan. And then, ito pa, and Jesus, who is called Justus, ibang Jesus po ito, ha? Okay, kapangalan lang. Common po sa kanila kasi dati. Who are of the circumcision, so siya ay Hudyo. These only are my fellow workers in the kingdom of God which have been. So, konti lang naman. 1, 2, sinabi niya. Pero obviously, kinakausap niya mga taga-Colossi. So, may point stands. May pag-fellowship kayo. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete. And all the will of God. So, ganun din kayo. Pag nakikita nyo, maalala nyo yung kapatid dito, pag-pray nyo agad. At kayo na, minabagkita. So, di pa naman yung baptized dito. Pero pag nakikita ko kasi, nakita ko na yun eh. Sinabihan naman natin, di ba? Nagkulang ba tayo? Alam nyo yun. Ngayon, nag-cellphone nga minsan, pinupunta ko. Kasi, di nakikinig eh. Alam ko na to. Paano to? So, pero pag naalala nyo doon yung kapatid, pag-pray nyo. Yan, fervently. Kaya itong si Epaphras, magandang pangalan niya sa baby. Ang iniisip niya para maging
complete or perfect, so matured. Ganyan tayo dapat. Kayo muna magbasa. Ready, go. For I bear him record that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Okay, so yun nga, nakita niya. Bakit niya pinag-pray? Kasi sayang po yung mga, kaya nga itong ano, again, kayo, lasa puso kayo lagi, pero sa alahala, syempre iba pa naman sila doon. So, pinag-pwede natin sila. Pag nakita natin ng, ano, ng zealousness din, gustong-gusto mo, ano, huwag naman maingit. Okay? Pag-pray nyo lang. Na, kasi ito, parang si Paul din eh, nakitaan niya ng great zeal daw. So, maganda yun, huwag kayong, hindi, mas magaling ako dyan eh. Mas magaling ako dyan, basta di ako nakapansin eh. Pansin na pansin na kita, maniwala ka. Dinideal na lang kita ng kung ano dapat i-deal ko. Amen? Tapos naman tayo, Luke, the beloved physician, and Dimas. Dimas po yan, ha? Sikat po yan. Kilala niyo ba si Dimas? Negative po dati yan, ha? Ha? May programa sa radyo si Dimas. Sorry. Kaya binagoan joke yun ng mga pastor kasi nga, alam nyo ba yon nung iniwanan sila ni Dimas, may time na si Paul ay iniwanan, especially ni Dimas, sabi doon, loving this world, present world. Kaya mga pastor, alam nyo ba kung bakit si Dimas ay iniwanan yung ministry? Alam nyo ba kung bakit? Parang hindi makalimutan to. Kasi hindi siya, si Dimas masyadong nag-pray, hindi masyadong nag-church. Dimas siya, puro ganun yun eh. Kaya huwag niyo papangalan yung Dimas sa ano niyo. Anak niyo, okay? Diba? Pero dito actually, positive siya, diba? Kasi nga ganun eh, kasama siya minsan. Parang si Mark, nag-backslide din. Dyan, Mark. So anyway, ang gusto ko lang point dito, may mga, ano dito, may mga character dito na maganda nating pag-aralan din. Again, iba negative, positive. Iba naging positive, naging negative, naging positive. Kasi totoong buhay po ito, dito evento, okay? Dito Marvel, hindi po ito ano. Kayo ulit, ready, go. Salute the brethren which are in Laodicea, and Nepos, and the church which is in this house. Okay, matapos na tayo. So, ganoon din, ha? Batiin nyo lang, yung sabihin ng salute. So, ganyan po tayo, kaya lagi sinasabi. Sinasabi ko lagi sa inyo, lagi sumasama sa JJX. Kaway-kaway naman, pag may time. Diba? Simpleng bagay lang po yung gesture yan kahit dyan. Diba? Kaway-kaway. Dumaan tayo. Doon sila. Wala ka man lang. Eh lalo na pag, sa panahon kasi nila. Ano ni? Eh, pag sinadya mo yun, pinuntahan mo yun, batiin mo. Amen? Kahit dito. Good morning naman. Kaya lagi ko yung ginaganon eh. Na hindi nyo napansin. Sana naman ako minsan yung ganunin nyo. Lahat po yan. Applicable sa lahat. Nakita mo si ano, malungkot. Batiin mo, uy, ang ganda mo ngayon na ngiti agad yan. Ang gantenga. Tama ba? Kasi may problema eh. Tama ba? O kaya, ano ba? Ganon. Nakakaano po yan kahit sa corporate world, ginagawa po yan. Alam nyo na ngayon ha, gagawin nyo yan ha. Obserbahan kayo. Ngayon, again, balik natin yan, wala naman ng COVID. Sa amin, kung gusto nyo lang naman, sa amin kasi batihan doon sa Dayden, di ba? Shake hands talaga dun eh. Kaya ako minsan ganyan na lang, nasanay na tuloy ako kasi COVID daw. Anyway, ang gusto ko sabihin dito, the church which is in house. Napansin nyo ba yun? So, bakit yung church nasa bahay niya? Hindi sinabing yung bahay niya ang church. Sabi dyan, yung church kasi tao. So, pag nagsama-sama sila dun, church yon. So, batiin nyo. Sabi niya. And when this epistle is read among you, okay, medyo kontong yan tayo, ha? Pag past tense, read. Pareho ng spelling, pero magkaiba ng pronunciation. Likewise, read the epistle, okay? Cause that it be read, okay? So, ulitin ko lang, when this epistle is read among you. So, sinulat ni Paul yan, sabi niya, okay, sinulat ko yan para sa inyo, pero basahin nyo na sa iba. Isa po yan sa mga dahilan ngayon, yung Bible ngayon, kinumpile, kahit yung mga epistle. Kasi bakit mo babasahin yung sinulat mo dito sa ibang place? Kasi nga, punong-puno ng doktrina.
At kaya nga po nangyari dyan, naging ginamit na just even yung mga sulat ni Paul at ng iba pa, na ngayon, yun ang Bible natin. Amen? Tapos tayo. And say to Archippus, special mention si Archippus. Uy, alala ko si Archippus. Uy, sabihan nyo, sabi sa, sabihan nyo siya, sabi, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. So, ano nang nakikita mo kay Archippus? Ito yung binigyan siguro ito ng opportunity. Siguro siya yung, ano bang ministry na gusto nyo? Anong ministry gusto mo? Ikaw, alam nyo na yung ministry? Parang yan, church, pero yung ibig sabihin na ng ministry, paglilingkod eh. Okay? So, ano yung mga example ng ministry? Soul winning. Himnal, gumagawa ng himnal. Trabaho yun, ibig sabihin. Yan, so ministry, ano pa? Taga? Ha? Ano na? Choir, okay, choir. Tama, yan ang mga example nyo, lalo sa kanila. Ano ministry? Maglinis. Magkanta. Tama yun. Kaya June? Wala ako sana pasama na. Ah, sige. Ezi, bilis. Tagapaawit, tagapreach. Okay, so hindi sinabi dito kung ano yung ministry ni Archippus. Siguro, either preacher din niya, siguro. Uy, sabihan niyo yan si Archippus, ha? Take heed into the ministry with the sound receive of the Lord. So, ibig sabihin nun, pansinin niyo yung mga salita dyan na natanggap niya sa Panginoon. Lagi sinasabi natin dito yan. So, salamat sa ating opportunity na mag-preach, yan nga, makapag-minister. Ganun po yan. So kayo, pag nabigyan kayo ng ministry, minsan utusan na lang kayo. Dati inutusan akong magganito, ngayon hindi na. Eh, baka hindi ka maayos. Amen? Nakausap ako kailan lang, sabi niya, ba't di ka mag-aaral mag-drive? Nako, pag nag-aaral ako mag-drive, ako na yung gagawin driver. Sabi ba naman ganun? Sabi ko, sabi ko, oo nga, gagawin ka na driver. Ayaw mo na. Natawa ako na ewan. Sabi ko, ha? Nakita mo siya, no? Okay ito. Pinagdadrive na lang. Ayaw ba nun? Nakuha niya yung sinasabi ko? Lalo pag ministry, huwag kayong manghinayang na utusan ako eh. Yeah. Di ba na-realize ministry nga yun? Ibig sabihin, parang position yun. Sa atin kasi ngayon, ganun, position eh. Gusto natin position. Malaki ko eh. May sweldo. Pero ministry, ganun din yun. Mag-ministry ka, malaki naman reward mo. Magtapat ka dun. Yun yun, pag hindi ka nagtapat doon, malaki yung palo mo. Taga ano ka, taga alaga ng bata. Oh. Ayusin mo yung ginagawa mo ministry. Nandiyan na, pag-aawit ka, sinabi ng ayusin, may sinabi sa yung point, hindi mo naman in-apply, ulitin ulit. Sabi, itono mo na yung gitara. Eh, ikaw na yun eh. Sinong gusto mag-tono niyan? Ibang tao pa. Ay, dahil, bibili naman tayo doon para doon. Oh. Ayusin mo, awit. Ano yung mga ministry? Tagalinis. So, yun. So, nabanggit lang natin kasi talaga special mention siya. Ganun na ganun ito applicable sa atin ito ngayon. Pag ikaw na yung taga, uy, si ano, pa, taga sundo. Ang hirap niya mga ganyan ministry, pero kailangan. No? Taga, ano pa? Taga luto. Taga, ayusin mo na, no? Huwag mong ano. At masarap, amen? Nakaka-encourage yun. Malay mo, meron dito may encourage. Dito, kaya ako dito nag-church kasi sa pagkain, masarap eh. Sa umpisa lang yun, di ba? At least, di na nasanay ng ganun. O. Sana sa preaching na matapusin ko na. The salutation of my hand of the salutation by the hand of me, Paul, remember my bonds, grace be unto you. Amen. So, di pa rin tapos eh, no? Sabihin lang, no, binabati ko kayo, pero sabi doon, remember my bonds. Ano sabihin nun? So, kanina may sinabing in bonds siya, di ba? Ibig sabihin, sumusunod lagi sa Panginoon. So, ganun din actually si Paul. Parang yung ibang missionary na ano naman dito eh. Na sobrang dito yung magkwento ng problema nila, di ba?
So, biblical din naman yun, kaso huwag lang sobra-sobra. Amen? Sabi nga sa inyo, yung sapatos ko, sila, yung mga ganun ba? Ang hirap sa amin, wala kayong makain, yung mga ganyang kwento ng iba eh. Kaya si Paul, naku matindi, remember my bonds. So, dual yan, parang yung sinabi ko kanina, ito talagang ano siya eh. Anong dapat nating alalahanin sa kanya? Parang siguro yung ano, yung pattern ng paglilingkod niya. Ibig sabihin, hindi lang siya basta-basta naglingkod. Up to the point na alam niya makukulong siya, sige pa rin. So, ganun na lang niya hinamon yung taga-Colossians. Alalahanin niyo ako, nakakulong. Amen? Huwag kayo magpapakulong, hindi naman kailangan makulong. At lalong nakulong ka dahil may ginawa kang kalokohan. Huwag ganun. Kaya sabi ni Paul, alalahanin niyo ako, walang kasalanan, pero ako'y tinali, or kinulong. Amen? Grace be with you. Amen. Ayun na yun. Amen? Sana lagi tayong ganun. Grace dapat laging andun. So, hindi mo nakakalimutan na ang Panginoong kasama natin. Dapat. Okay. Parang gusto kong dahil sabihin eh. Alam, minis na ako. And 2 minutes. Sige po. So, masaya ba? Maganda ba yung Colossians? Napakaganda, no? May mga binalisan pa natin pag pwede pa natin yan na yan. Pero okay na yun. So, next time, ano na tayo? Ano? Sabi ko ba, ganun? Ito pa. Tapos mo tayo first Thessalonians? Hindi pa. Ito muna, Thessalonians. And then Timothy, Titus, Philemon, yun. Hanggang Philemon tayo. Okay. Tapos ang gospel na tayo. Okay, so sana tuloy-tuloy po tayo, amen? Okay, let's pray. Lord, ma'am, salamat sa inyong mga salita again. Salamat sa kayo na Paul, yung mga taga-Colossians, Panginoon, kung saan, sino po tayo nila si Paul, nawa, ganun din po ang aming attitude. Ito namin kung paano sila tumanggap ng instruction from Paul. Marami po nakita sa Book of Colossians kung paano naging nag-focus sila. At dapat din kami sa inyong Panginoon, sa Panginoong Yesus. Kanyang preeminence, Panginoon. Doon lagi kami nakafocus, Panginoon. At para hindi kami maligaw. Dahil nakita namin sa maraming churches, Panginoon, nag-shift yung focus madalas sa panakibutas na lang, Panginoon. Even nga yung mga Christmas na yan, nakikita namin kung paano ginagamit lang ang pangalan ng Panginoon. Pero ang ginagawa nila ay taliwas na, Panginoon. So nawa ay magsilbing warning sa amin yon. At ang Book of Colossians naman, nakita namin yung preeminence ng Panginoon. Kayo yung naging namin sa isip at maitaas, Panginoon, sa aming buhay. Sa yung ibang bagay pa, Panginoon, natutunan namin, salamat po, Lord. At sa pagkatapos, ano po yung dapat namin gawin? Ikot yung buhay namin sa trabaho. Punta natin magtrabaho, hindi ka pwede puro ministry lang. Hindi lang puro mag-pray, pero kailangan mag-pray. And then po, Lord, ang soul winning, Panginoon, nakita namin, ito yung talagang gawain namin bilang mga Kristiyano. And then fellowship, Panginoon, sa mga tamang tao, mga kapwa namin, tunay na naglilingkod sa inyo, yun po yung aming pakisamahan, Panginoon, at kaibigan, Panginoon, hindi yung nasa labas na ang kanilang buhay ay ibang-iba sa amin, Panginoon. So nawa kami po yung palain niyo, Lord, as we start another book next week, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.